Hello, kumusta? My name is Marcus and welcome to Popcorn and Soda. So today we're going to review a request from one of our subscribers. This is a request from John Patrick Silas. Shout out to you, man. Thank you for requesting this movie. And this is also one of my favorite movies. This movie is titled Inside Man. And this film is from 2006, so 15 years ago na to movie na to, but still, isa to sa pinakamaganda. So, if hindi pa nyo to napanood, so maybe this review will give you some idea about the movie. So don't worry, I will not spill some spoilers for you, okay? And this movie is directed by Spike Lee. You know who Spike Lee is? He's an avid fan of New York Knicks. Tungo siya talaga lagi nakikita sa mga games na gano'n, sa TV. So, this starring Denzel Washington, Chiwetel Ejiofor, Jodie Foster, Willem Dafoe, and Clive Owen. So, this movie is about a bank heist. So, mayroong apat na tao nag-grab ng bank, and then pinasok nila yung bank, syempre. Then, after that bank rob, and then there's a hostage take. Na hostage taking na nangyari, then dumating na sa eksena si Denzel Washington at saka si Chiwetel Ejiofor, which is Denzel Washington is played as Detective Kit Fraser, and si Chiwetel Ejiofor naman ay play as Detective Bill Mitchell. So yun, so sila yung nag kaso ng bank rob, kasi sila yung mga negotiator. So si Denzel Washington is one of magagaling na negotiator, kumbaga, sa police department. And then kapartner niya si Bill Mitchell, which is si Chiwetel Ejiofor. And then during the conversation or the negotiation of Denzel Washington at saka ni Clive Owen, which is si Clive Owen ang leader ng mga bank robbers. Apat na sila nag-bank rob. So umiksa na dito si Jodie Foster, which is Jodie Foster is his client, is the yung mismo may-ari ng bangko na nirarab. So there's something about kung bakit sumingi dito si Jodie Foster. So don't worry, I won't spill spoilers, okay? So sa movie na to, makaganda sa movie na to is kilala niyo naman si Denzel Washington kung paano siya mag-portray ng isang karakter sa movie. Talagang binibigyan niya yung kanyang all out. Kumbaga, kung nakakapanood ka ng mga movie ni Denzel Washington, kumbaga wala masyadong tapos sa movie niya. Okay? So, ang hirap lang kay Denzel Washington minsan sa mga dialogue niya is yung medyo pabulong. Medyo, may mga salita siya na medyo pabulong. Kumbaga, siguro kadalasan sa mga script niya, yung iba ad-lib na lang kasi magaling siya sa mga ganung ano. Sa mga ganung yung pabulong na medyo may pagka-comedy na may pagka mga badass na karakter. Yun. So, ang ganda pa nito, ang kanyang kapartner dito is si Chiwetel Ejiofor nga, which is napakagaling din na artista. Nakilala siya sa movie na 12 Years a Slave. Ang ganda rin yung movie na to. Hanapin ko to. Napaka-heartbreaking ng movie na yan. So, one day, i-review din natin yan. So, tapos kasama din sa grupo ni Denzel Washington dito is si Willem Dafoe. Isa siya sa mga captain ng mga police. So, isang magaling din na artista sa Hollywood. Willem Dafoe. Remember Batman? Remember Spider-Man and also John Wick. Nandun din siya. And then yun nga. Tapos si Jodie Foster dito yung broker. Kumbaga broker nung may-ari nung bank. So, malalaman nyo. Pag pinanood yung movie ito, malalaman nyo kung bakit tumiksa na dito si Jodie Foster, which is, kung siisipin mo, di ba, may-ari ng bank. So, nandiyan naman ang mga police. Ba't pa siya nandun? Ba't pa siya makikipag-negotiate kay Clive Owen, which is the bank robber? So, sa pag-acting naman, kilala niyo din mas si Clive Owen. Siya rin sa pinakamagaling na action star, kumbaga sa Hollywood. Siyempre, hindi lang action. Marami siyang movie. May drama din yan. So, ang gusto ko lang kay Clive Owen is yung pag-seryoso siya sa pagsalita. Tapos yung boses niya. Ang ganda kasi ng boses si Clive Owen. Ni Clive Owen sa pag nagsalita siya sa movie. Buong-buo na parang malalim na basta yung nararamdaman mo yung sinasabi niya, yung sa lalo na sa expression din ng kanyang mukha.
So, yun nga. So, sa movie na to, ang galing nung pagkaka, kumbaga, buti na nga lang, hindi to naging true story. Kasi, true story to, talagang mahanga sa ginawa nung, yung sa plano ng mga bank robbers. So, tapos, siguro, dahil nga nauna to sa, kung alam niyo yung, kung alam niyo yung series na Money Heist, inaabangan ko rin yung last season nito na lumabas ngayon 2021. So, dito siguro doon nila, doon kinaya ng Money Heist yung idea about sa bank rob, pag-rob ng bank na yung pagsusuotin mo ng costume o yung kung ano yung suot ng mga bank robbers, hindi yung suot ng mga hostages. Kumaga, yun parang doon nila kinuha yung idea na yun. Kasi doon muna, dito sa movie na to, na-utilize yung ganung ano, yung way, yung bagay yung ganun yung naging plano nila para may sagawa nila na maganda yung kanilang pag-rob the bank. So, ayun nga, so nagkaroon ng negotiation, syempre konting yung action nga. Tapos, sa mga bina lang ito, kumbaga wala masyadong kung asahan mo, baka may barilan, ganyan. Wala, kasi most of the time, these are most conversation, negotiations about between the policeman, detective, yung negotiator, and yung antagonist. Kaya yung, hindi ko lang kung antagonist siya kasi parang ano malabas sa pelikula to na ang bida is yung bank robber. Ang galing ng movie na to, hindi mo malaman kung sino yung bida, kung yung si Denzel Washington ba o si Clive Owen. At syempre, kadalas naman, doon tayo sa good guy kesa doon sa bad guy. Pero lalabasin ko si dito na hindi masyadong naging bad guy dito yung mga bank robber. Mas galing na yung execution ng movie na to. Ayaw na yung scene sa loob. Yung, syempre, hostage taking yan. Nagkakaroon dyan ng kono ng senaryo. Bad senaryo, lalo na pag, syempre, nagkakaroon ng move ang mga police. So, kumakounter naman tong kabila, yung nasa loob. Yun. So, overall naman, yung movie na to, napakagaling, napakaganda. Lalo na yung sa last part na. Yung, although, puro usapan yung movie na to, hindi ka maboboring sa movie na to. As in. One of the best movie on one of the best movie noong 2006 to. Kung baga, tatawa kung ipo-compare mo sa ibang movie na lumabas ng 2006. One of the best film to. Although yung budget niya is hindi ganun kalaki kasi most of the time na yung scene ay nasa bangko lang. Sa labas ng bangko o sa loob ng bangko. Halang dun lang naglaro yung buong movie. Kung baga, hindi sila gumamit ng iba't ibang location pa. Or yung mga iba't ibang effects, mga special effects, hindi na, no. Ang ginawa lang nila dito is just the acting, tapos yung the editing ng movie na to. Tapos yung execution na lang, kung paano i-execute, yung gusto mangyari, ni Spike Lee. Which is, kaya doon ako napahanga sa movie na to ni Spike Lee. Kasi hindi naman lahat ng movie ni Spike Lee is ganun kaganda, pero itong movie na to, maganda to. So, maybe you can, I recommend you to try this. So, kung i-scorean ko to na movie na to is, I will score it 9.5 out of 10. Pero, huwag natin 9 out of 10. Hindi pa rin siya ganun perfect para sa akin. Pero, yung makakuha ka ng 9 sa isang rating sa movies, maganda talaga siya. As in. So, nirecommend kong panoorin nyo to. So, sa nga pala, pag pinanood nyo to, dapat nakatuto ka dito kasi most of the time na mga movie na puro usapan lang is dapat talaga pinapanggang mo yung pinag-uusapan nila para maksunod ka sa storya. Kasi, di ba, may mga movie naman na kahit malingat ka, pag nanood ka ulit is, magigets mo pa rin yung movie. Kumbaga, makakasunod ka rin sa storya. Pero, sa mga gantong klase ng movie, pag may na-miss ka na scene or na sinabi, medyo mawawala ka na ng konti sa storya, di ba? So, yun. So, sana nagustuhan niyo yung review ko nito. Kung napanood niyo itong movie na to nung 2006 or nung mga nakalipas na taon, please comment down your reaction or your thoughts about the movie. Kung nasang-ayon ba kayo sa aking rating or sang-ayon ba kayo sa sinabi ko about this movie. And if you do not yet watch this movie, please watch it. It's worth a try. Saka worth it yung maging experience nyo sa movie na to. Ang galing nyo naman. Sabihin nyo naman, ang galing. Ang galing. Ang galing. Kong. Ayun. So,
Maraming salamat po sa pag-stay ulit ng sa panonood ng aking review. At maraming po salamat ulit kay John Patrick Silo sa pag-request ng movie review na to. Yun nga pala, pwede talaga kayong mag-request kahit ano, an anime, movie, at saka TV series. Gagawin po natin yan. Alright, so maraming po salamat. So please consider subscribing to my channel. Just click the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod kong review. So maraming po salamat. Let's peace out.